Ano yun, mga kapatid? Eh, patuloy tayo mag-aral na salita ng Diyos habang ino-observe natin yung mga safety protocol and we obey yung mga ano ng government at saka gaya rin yun kung kinakailangan magbabaksin. But most of all, mga kapatid, dapat we grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ upang yung ating assurance, upang yung ating hope ay hindi lamang sa mga bagay na pwede nating maisagawa o makamit, kung hindi mismo mula sa salita ng Diyos. Yun ang pinagmumula ng matibay na buhay at matibay na pananampalataya. Now, dito sa John 15:12, just one verse. Sabi muli ni Christ dito, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Yan po yung makikita natin dito. Ito ay napakadakilang utos ng Panginoon matapos na banggitin dito ng Panginoon yung may kinalaman po sa pagtuturo niya doon sa puno ng ubas at yung mga sanga ay yung kanyang mga disipulo at siya mismo yung sanga at yung ama naman ang vine dresser. Matapos sabihin sa kanila ng Panginoon na kailangan nila mag-abide, yamang sila ay na kay Kristo na, ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila bilang kanilang mga tungkulin. At ito'y kanilang maisasagawa dahil sila ay mga tunay na mga disipulo o mga alagad ng Panginoon. Ito'y remarkable dahil ang Panginoong Yesus ginamit niya paulit-ulit. Mula pa doon sa chapter 13, 14, 15, 16, ginamit ng Panginoon at inuulit-ulit niya, binabanggit niya yung tungkol sa pag-iibigan ng mga disciples. At dito rin natin makikita, hindi lamang siya maging yung mga apostles, ito rin po ang binibigyan ng diin, lalo na si Apostle John, at maging kay Apostle Pablo, binigyan niya ng, nag-devote siya ng isang chapter dito, at halos dalawang chapter tungkol dito sa love. Napakahalaga nito, mga kapatid. At itong love na ito ay from the Father, na po, na kung saan siya inibig niya ang pag-ibig ng Ama na kay Kristo at si Kristo ay umiibig sa Kanya. Dito rin natin makikita, mga kapatid, kung gaano kahalaga na ito ay ipinag-uutos din ng Panginoon. Kung paano yon, yan yung ating pag-uusapan. Now, ito ang makikita natin dito, na po, now He gathers them all up into one, that all comprehensive simplification of duty about love. Dito natin makikita, ang topic nating pag-uusapan is love one another. Apo, so, ang charge ng ating Panginoon na ibinigay niya na siya'y gayahin na kung paano siya umibig para sa kanyang mga tunay na mga alagad. Alam niyo yung mga mananampalataya, isa rin po sa tunay na mahalagang indikasyon ng ating tunay na pananampalataya kay Kristo, eh nagtataglay po tayo ng ganitong napakahalagang katangian, no? Pag-ibig. Napakahalaga niyan. Kaya kung ang pananampalataya ay walang pag-ibig na kalakip, eh yung pananampalataya, 100% patay yun. Ang tao na hindi marunong umibig, magmalasakit, magmahal, eh wala pong kwenta. Na po, kung ang kaya niya lang mahalin ay yung mga taong nagmamahal sa kanya, pero hindi niya kayang mahalin yung mga tao na higit pa doon sa pamilya niya, eh wala pong kwenta yon. So dito natin makikita yung pagmamahal na kung saan ay galing sa Panginoon. Now dito only from verse 12, tatlong bagay ang makikita natin dito. First is the command of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, "This is my command." Ikalawa na makikita natin dito, yung command niya, mga kapatid, is our duty to fellow believers. In particular, fellow believers. Pero hindi ibig sabihin, hindi natin iibigin yung mga unbelievers. Hindi po yon. Pero syempre, magkaibang level yon. Now, ikatlo na makikita natin dito ay yung pattern, the divine pattern, as I have loved you. Yan yung pattern ng pag-ibig. Na po, so, tatlong bagay makikita natin dito
na sinabi ni Jesus Christ, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." So first, mga kapatid, yung sinabi ni Jesus Christ, "This is my commandment." First, the command. Na po, ang mga Kristiyano ay hindi lamang po sila nabubuhay sa promise of promises. Most of the time, ang mga Kristiyano, kapag ka nagbabasa ng scripture, tinitignan lang lagi yung mga promises. Pero ini-ignore yung command. Mali po yun. Na po. So, yan yung dapat nating makita. Dapat po, pag nagbabasa po tayo ng scripture, ay hindi lamang po yung mga promises ang tinitignan natin. Tinitignan din po natin kung ano ang mga pinag-uutos ng Panginoon. Po, yan po ang dapat na makita natin. Okay, so dito yung command. Na po, itong command na ito ay special ito para sa mga Kristiyano. Na po, special po ito. At ito po mga kapatid ay this command mentioned many times also by his disciples. Itong command na ito mga kapatid ay definite precept. Na po, itong command na ito mga kapatid ay tumutukoy sa kabuuan ng ating buhay bilang dapat ay meron tayong landas, no, nilalandas. Na po, dapat meron ito ay yung kumbaga tinutumbok, no, yung nilalandas natin. Meron po tayong direksyon. Ayan, yan yung ibig sabihin niyan. So, by commandment is meant not a definite precept, but rather a sphere of life in which the disciples are to walk. Na po, na dapat nating lakaran yung direksyon ng ating buhay. So, dito mga kapatid, ito'y napakahalaga sapagkat ito ay command ng Panginoon. Po, hindi tayo pwedeng mabuhay bilang isang tunay na mananampalataya na ignoring or disobeying His command. No? O sabihin natin, neglecting His command. Dapat po talaga, isa sa pinakamahalaga sa buhay natin yan, the Lord's commandment. At yung command niya rito, mga kapatid, mamaya makikita natin, very clear naman. Itong command na ito ay napakahalaga ito sapagkat ito ay hindi naman talaga ngayon lang, noon pa ito. Noon pa lamang sa Leviticus, sinasabi na you should love your kumbaga fellow man as you love yourself. Meron na po doon. Mahalin nyo ang inyong mga kapwa. Meron na po yun doon. So this commandment, mga kapatid, which Christ claimed as His own in a particular sense, ito po mga kapatid ay mismo naka-address para po sa mga disciples o mga followers niya, mga tunay na mga mananampalataya. At dito natin makikita yung dapat ma-recognize natin yung authority ni Christ as the one who has the authority to command people, no po, such as Christians, no, to obey Him. At kasi meron po siya yung nagbibigay ng rule. No po, yung command na ito, hindi po simpleng command ito, napakahalaga ito. Na si Christ mismo, mga kapatid, He stamps it with His own authority. Nandun yung kanyang mataas na otoridad sa command niya ito. Kaya sinabi niya, "This is my command." Yung sabi ng Panginoon. So, very significant ito. Kasi sinabi niya doon sa verse 10, look at verse 10, nung sabi doon sa verse 10. No, ganito ang sinabi niya sa verse 10. "If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in His love." Maliwanag po. So, katibayan na tayo o ang sinuman, ang kanyang mga alagad ay mayroong tunay na relasyon kay Kristo kapag ka sila po ay sumusunod sa utos ni Jesus. Yan po'y katibayan. Kung ang isang tao ay wala pong pagsunod, pagpapahalaga, po, pagmamalasakit sa utos ng Panginoon, yung pagpapakita at katibayan din yun, na wala siyang ugnayan, wala siyang relasyon kay Kristo. So, napakahalaga. Dahil tong command na ito, mga kapatid, ay patunay na tayo
nga ay kay Kristo. At kung tayo kay Kristo, na po, sigurado na tayo rin ay nasa tunay na Diyos sapagkat si Kristo ay nananatili sa Ama. Yun yung sinabi doon sa verse 10. So, ibig sabihin, isa sa pinakamataas na duty natin bilang mga mananampalataya ay sundin na po ipamuhay ang utos o kautusan ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ayan po. Tayo ay nasasakop doon na ang mismo ang lawgiver dito ay si Christ, our Lord, our Master, our Redeemer. So, ngayon mga kapatid, maraming taong nabubuhay para lang humingi sa Diyos. Para lang po humingi ng favor, for protection, na po, for healing, for recovery, for provision. Pero konti lamang ang babanggit ng mga mahalagang duty sa harapan ng Panginoon, ng command, na yung command na yun ay napakalaga. At hindi naman lahat din ng tao ay makasusunod dito. Mamaya makikita natin kung sino lang. So, ayan yung command. Mga kapatid, pagpapatunay kung ikaw ay isang Kristiyano, po, isa sa papahalagahan mo, ano ba ang command? Ayan. So, mahalaga ang command, lalo na dahil si Kristo ay atin ang Panginoon. Ikalawa, so we must keep His commandment, na po, because His commandment, mga kapatid, is this, na po, sabi doon, na po, that you love one another. Ang ibig sabihin yan, our Christian duty. Na po, our duty to fellow believers and men as well. Na po, our Christian duty. Na po, the Christian duty here, mga kapatid, is, alam nyo, yung union between Christ and His disciples has been set forth in the parable of the vine in the previous verses. Kung paanong si Christ at yung kanyang mga vines, no po, yung kanyang mga branches, no po, ay nagkakaugnay-ugnay, pinaliwanag. Gayun din naman, kung paano yung mga mananampalataya ay merong kaugnayan sa isa't isa. We now turn, mga kapatid, to the union between the disciples, which is the consequences of their common union to the Lord. Ibig sabihin, this is just a result. Kung si Christ, no po, ay yung kaluluwa ko iniligtas, kung yung kaluluwa mo iniligtas, yung kaluluwa ng isang tao iniligtas, yun po yung basis ng ating union kay Christ. No po? So, yan po ang makikita natin dito. So, si Christ at yung mga disciples, then among the disciples, meron din silang union. Apo, ang basis nun ay si Christ. So, sabi dito mga kapatid, it is the love of which none but a disciple can be either the object or the subject. Tayo po yung apo, subject or object ng pag-iibigan sa isa't isa. Apo, tayo dapat ay bilang kapatid, naroon po yung pagmamahal sa atin ng mga fellow brothers natin. At tayo rin mismo ay nagmamahal doon sa mga tunay na mga kapatid din natin sa iglesia. Apo, yan po yung makikita natin dito. Kaya alam nyo po yung pagmamahalan bilang magkakapatid. Apo, napakahalaga nun. Kasi yung pagmamahal na yun, galing yun sa Panginoon. Eh. Hindi po ito simple lang na pagmamahalan. Ang totoo, ang pagmamahal ng human family, nasasagad, nalilimitahan, nawawala, kumukupas. Pagka nagkagalit sila, minsan umaabot na po doon sa kamatayan, hindi na sila nagbabatian. Na po, hindi na sila nagre-reconcile. Pero po yung mga magkakapatid sa pananampalataya, kung tunay na magkakapatid, imposibleng hindi sila magkasundo. Kasi una, mananalangin sila sa Panginoon. Sasamba sila sa Panginoon. Diba? Eh, magbabasa sila ng salita ng Diyos. Paano hindi sila magkakasundo? Dahil makukonbikta sila. Hindi sila pwedeng hindi magpatawaran sa isa't isa. No po, talagang meron reconciliation na mamamagitan sa kanila dahil in the first place, si Christ ay binago na yung kanilang puso pareho.
sa puntong yan, nahihigitan natin yung mga human family, dahil sa human family, most of the time, nalilimitahan yan na po, ng mga kasalanan. So, dito mga kapatid, itong pagmamahalan na ito ay dito natin makikita, its component elements are esteem, benevolence, and its appropriate manifestation, highly valuing each other's. Na po, mataas na pagpapahalaga sa isa't isa. Ito po ay yung mga Christian gifts and graces na ating ine-exercise. Ano yung mga Christian gifts? Ability. Diba? Christian gifts. Yung kaya nating mag-encourage. Ayan po yun eh. Diyan natin ine-exercise yan. Graces, mga kapatid, gaya ng, let's say, patience. Diba? Nandoon po yung ating kindness. Ayan po yan eh. So, delighting in such association with each other as naturally calls for into exercise all that is peculiarly Christian in the character. Peculiarly, natatangi po para lamang sa mga Kristiyano. Alam niyo po, ang mundong ito, nasasagad ang mga pasensya. Magkapatid, no? Mag-ama, mag-ina, kung ano man. Nasasagad ang mga pasensya niya. Halimbawa, ikaw tol, ha? Hindi na okay yung ginagawa mo sa akin. Ha? Isa na lang. O, ibig sabihin, isa na lang, masasagad na pasensya niya. E pag naulit pa uli, war na yun. Pero sa Kristiyano, walang ganun. Sa tunay na mananampalataya. Wala pong isa na lang. Apo, pagtsatsagaan mo talaga siya. Yan po yung makikita natin na tanging ang mga tunay na mananampalataya ang meron nun. Na po, kung hindi tunay na mananampalataya, mahirap makita yung gano'n. Yung mataas na pasensya, yung malalim na pagmamalasakit, yung kabaitan na kahit ginawan ka minsan ng masama, eh, hindi mo siya gagantihan. Na po, yun, mahirap gawin yun. Pero, kung tayo nasa Panginoon, magagawa natin kasi yun ay isa sa way ng ating pag-ibig eh. No, pagmamalasakit dun sa kapatiran. Yan po yung makikita natin dyan. Also, defending each other's Christian reputation when attacked. No po, hindi ho natin sinasang-ayunan agad yung mga tao na nagsusumbong sa atin. Tapos, ang nasasangkot ay yung kapatiran. Eh, unang-una, hindi rin naman natin para itolerate. Pero, pag nakikita mo yung nagsasalita, hindi maayos ang puso, alam mo na yun eh. No po? Eh, kaya to ganito, kasi ang puso nito hindi maayos eh. So, ang yung didepensahan dun, una, syempre, yung kapatiran. Dahil alam mo yung kapatiran, yung tayo niya sa harapan ng Diyos. Yan yung dapat na meron tayo. Sympathizing with each other's Christians, joy, sorrows, promoting each other's personal Christian holiness and comfort. Alam mo, in times of, alimbawa, a joy, minsan nag-i-invite yung mga kapatid, punta kayo sa amin, ha? Meron kasing ganito. Kukunti lang ang tutugon. Hindi nyo nakikita na napakahalaga na isa sa expressing our love dun sa mga tao na yon ay sa panahon ng kasiyahan nila, nandun tayo. Ako, alam niyo po, numero uno ako, nung hindi pa ako mananampalataya, hindi mo ako mapapapunta sa birthday kahit kanino. E di mag-birthday ka mag-isa mo. Sa akin yun. Noon. Po, pero nung tinuruan ako ng salita ng Diyos, kapag ka may ganun, tapos sinabihan, pwede po ba kayo? Oh, why not? Kasi appreciate mo yun eh. Diba? Hindi mo natitignan yun. Marami ka pang gagawin, marami ka pang schedule, kasi yung kapatiran kung paano mo siya papahalagahan. Ganun po yung kahalaga yun. Dapat sa panahon ng mga kasiyahan nila at tayo naman ay allowed pumunta at tayo na invited, why not? Diba? At sa panahon po ng pakikiramay, hindi na kailangang i-announce na pumunta kayo roon. Eh kahit pa medyo mahirap, gagawa kayo ng paraan. Kasi yun po yung pagmamahal eh. Na po, so why? Sa isang banda,
na po ang Christian, ang mga mananampalataya sa CRC ay sanay doon. Marami sa mga mananampalataya. Kahit nga noong nakaraang pangtaon, na po, na po pwedeng pumunta, kahit tayo mga nakatakipang muka, pumunta tayo. Mahalaga yun eh. Kasi mga kapatid, no, we weep those who are weep. Kasi yun po yung tanging po pwede lang natin i-extend sa kanila. We are there in times of their grief. Napakahalaga nun. At yun po ay fulfilling the Lord's command. And cordially cooperating with each other in enterprises calculated to promote the common Christian cause. The cause of God's glory and man's fruitfulness and happiness. Yun po yung mahalaga nun. So the love here is spoken in relation to the Father's affection towards Jesus. Makikita natin dito ay hindi po ito isang parang emosyonal lang. Ito'y totoong pag-ibig na willing po talagang magmalasakit, mag-support, nandoon po yung willing mag-care, nandun po yun eh. Yung katotohanan ng tunay na pag-ibig, talagang ipapadama sa'yo, mahalaga ka bilang kapatid sa Panginoon. So, here it appears not so much in the form of general love to all men, no po hindi. Hindi po ito para sa lahat ng tao na ibigin mo siya. Kasi ang specific po rito na command ng Panginoon, love one another, is those, no po, towards the members of the body of Christ. No po, body of Christ. Kasi po yung mga tinubos ni Christ, no po, by His redemptive blood through the cross, yun po yung mga taong meron din nung ganong klaseng pag-ibig. Pero paano natin iibigin yung unbelievers? Iibigin natin sila sa pamamagitan po ng practical, halimbawa, pwedeng pagtulong. Pero hindi lamang yun. Pinakamahalagang pagtulong sa mga unbelievers, kahit pa kapatid mo yan, kahit pa magulang mo yan, kung unbelievers, isa sa pinakamataas na pag-ibig sa kanila, share the gospel. Ano po? Yun ang pinakamataas kasi yung kaluluwa yung inaabot natin doon. Makilala nila si Kristo. So, napakahalaga nun. Well, ang tatlong kahalagahan na makikita natin dito ng pagmamahal natin sa isa't isa, first, mga kapatid, is blesses the world with the most beneficent influences. Now, through this love, na po, we set a good example towards the world. Dahil makikita nila, meron palang ganong klaseng pag-ibig. Diba? Sa mundong ito, mga kapatid, halos wala nang ganon. Ang gusto ng mundong ito, pasensya na, pero ito'y totoo, pansarili. Kung ano yung pakinabang niya para sa'yo. So, dahil nakapapakinabangan ka niya, mahal ka niya. Pag hindi ka na niya napapakinabangan, wala ka na. Diba? Minsan, nababasa natin na para makagawa, para maging masama ka, ganito yan. Tumulong ka ng tumulong, tumulong ka ng tumulong. Isang beses hindi ka na makatulong, sasabihin sa'yo, ang sama mo. Kaya kung gusto mong maging masama, tumulong ka ng tumulong. Pero pag isang beses di ka nakagawa, masama ka na. Yun ang paningin ng mundo sa atin. Pero mga kapatid tayo, may nagawa man o walang nagawa na pabor sa atin, gagawa tayo ng kabutihan without expecting return. Yan po yung tama. Po, dahil ginagawa natin yon para sa Panginoon. Yun po yung dapat na meron tayo. So, in that sense, kahit yung mundong ito ay mapapagpala sila ng ganitong uri ng pag-ibig. Ikalawa, mga kapatid, ang halaga nito, kaya kailangan mag-ibigan ang mga mananampalataya. Na po, dahil mismo, bilang mananampalataya, it unites Christ's disciples together. Kumbaga, tayo ay binaband nito. No, we are bound by the love of Christ. We are one. So the love here, mga kapatid, ay makikita natin, ito'y pag-ibig na galing sa Diyos at tayo ay tinipon niya bilang isang flock, bilang isang church, bilang isang tupa niya, na po, mga tagasunod niya. Napakahalaga nito. Dito mo lang sa loob ng iglesia, ng mga tunay na mananampalataya na tinubos ni Kristo, ang merong ganitong klaseng tunay na pag-ibig. Totoo yan. Ano po, yung kahit minsan may pagkukulang ka,
Pero nandun yung pagmamahal at pag-ibig nila at suporta nila. Ganun yung atindi. And thirdly, mga kapatid, na halaga nito, it honors and glorifies the name of Christ. As we obey His command na po, that we should love one another, and doing that, mga kapatid, in doing that, ito po, mga kapatid, ay nagbibigay ng luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Diba? Sabi nga ni Christ, makikilala nga nila kayo that you are my disciples. So, dito maluluwalhati natin ang Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng ating lips. Apo, as we worship the Lord and sing praises to His name together. Apo, we will honor and glorify the name of the Lord through doing this, loving one another. So, tatlo na mahalagang bagay yan kung bakit po dapat magmahala ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Na po, dahil sila connected na kay Christ. Now, yung pangatlo, paano mamahalin ang mga kapatiran? Ito po yung pumapasok, the pattern o divine pattern ng love. Na po, sabi ni Christ dito, as I have loved you. Na po, meron pong maliwanag na direction eh. That is, in the same tender, the same affection, willing to endure trials, to practice self-denials, and if need be, to lay down your lives for each other. If need, kung kinakailangan. Tingnan nyo mga kapatid, no? Tender affection, willing to endure trials, na po, practice self-denials. Gusto mo kaya lang, di pwede, wag na lang. Deny mo yung sarili mo. Di ba? Gusto mo magpahinga, pero meron tayong duty sa harapan ng Diyos to love one another. Gusto mo magpatulog-tulog, panood-nood lang. Gusto mo maging safe lagi sa loob ng kwarto mo. Pero meron tayong tungkulin sa mga kapatiran. That's divine duty. At yung pattern dito, eh, to lay down your lives for each other. Isipin nyo nga yun. Kung meron kayong self-denial, kung patulog-tulog lang kayo sa loob ng bahay, isipin yung maigi yun. Yung presensya nyo, hindi nakikita pag kinakailangan. Ang sasabihin nyo, eh, kasi takot ako sa patay. Kung takot ka sa patay, paano pa? Diba? Paano pag kami kasi yan? Pwede ba yung pamilya nyo? Ay, hindi. Isa lang makakapunta. Bakit? Busy sila. Eh, kailan ka ba nagpunta? Tandaan nyo, pagharap natin sa Panginoon, ang hahanapin eh, ganito. Nung ako ay nagutom, pinakain mo ako. Nung ako ay nakulong, nagkasakit, binisita mo ako. Eh, hindi naman nahanapin. Ano ba ang doktrina mo? Hindi naman yun nahanapin. Mahalaga ang doktrina. Dahil ito, doktrin yung tinuturo ko sa inyo. Pero kung matututo kayo sa doktrin, ito'y maia-apply sa inyong buhay. Na po, mahalaga itong doktrin na ito eh. Love one another. Eh kung natuto kayo rito, ito'y mailalagay sa ating mga pamumuhay. So, His great love which showed itself even unto death for them. Yan yung great love ni Christ na dapat nating i-imitate. They must imitate such love if they will keep His commandment and exhibit this or His spirit. You see, mga kapatid, this is the way Jesus wanted us to love one another. With a self-sacrificing love where you will lay down your life for each other. Lay down your life. Alam niyo po, pag may mga kapatiran na humihingi ng tulong, kailangan mapagbigyan yon. Kahit minsan, pahinga mo na. Na po? Kasi hindi naman siya lalapit kung hindi siya nangangailangan eh. Na po, yun po yung dapat na meron tayo. Walang pwede naman tumulong na ganun. Pag unbeliever ang nilapitan mo, maraming kuskus balungos yun at maraming sermon yun. Diba? Pero sa mananampalataya, buong puso mong gagawin yun. Yun po yung mahalaga doon na dapat nating makita. Po? So, by this, we manifestly prove that we are Christ because we remain on the foundation of His love. And we show to all the world that we are made partakers of Christ because the sweet fruits of His grace and love are manifested in our lives and in our actions. Nakikita sa ating buhay.
So, yung pinakakabuuan ng buhay ni Jesus Christ is to love His disciples. Ganon din naman tayo. So, kung paano natin iibigin yung ating mga kapatiran, in particular, sabi rito, as I have loved you. Ah, matindi yan. Mga kapatid, let the Christ be the pattern of your way of life. Ano po? Let the pattern of your loving your brethren or the church. Let Christ. Isipin mo ito palagi. Na walang ibang pwedeng maging pattern ng buhay natin maliban si Jesus Christ. Too many of us, mga kapatid, so much selfish. Yung gusto natin, kung saan tayo, komportable dun tayo. Ni hindi man lang tayo makapag-devote ng time para sa mga kapatiran, di rin tayo marunong magbigay ng konting malasakit man lang. Ano po? So, wag lang nating pagmalasakitan yung iilan. Kundi lahat, yun po yung dapat. Now, ito yung lesson learned dito. Meron pong tatlo o apat, mga kapatid. First, mga kapatid, ang lesson learned dito, mabilis na lamang ito. God's love in Christ is the cause. Na po, how His people are enabled to keep His commandment. Yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ito po ang dahilan upang ang kanyang mga tao, tunay na tao, ay makasunod sa kanyang kautosang pag-ibig. Kung wala yung pag-ibig ng Diyos una sa atin, huwag na kayong magtaka. Napakabigat para sa inyo na umibig din sa mga kapatiran. Bakit? Wala po yung tunay na pagmamahal ng Diyos. Kung nandyan po yung tunay na pagmamahal sa atin ng Diyos, sabagamat tayo makasalanan and deserving to His love, na po, pero na-experience natin ang kanyang love mula dun sa cross, tayo pinatawad, makikita natin, magagawa rin natin ibigin yung makasalanan. Take note ha, yung makasalanan at yung mga kapatiran. Yung makasalanan, mga kapatid, ito yung mga tao na hindi paligtas. Pero, huwag kayong magkamali, dahil meron sa scripture yung nagsasabing mga kapatid pero nabubuhay sa kasalanan, iwasan nyo yan. Yan naman yung sinasabi ng scripture. Kaya hindi ko mo, mga kapatid, yung mga matitigas ang ulo ibigin. May ibang level ng dealing sa kanila. I-deal sila according to their character. No po, huwag kayong magkamali dyan. Merong mga matitigas ang ulo kaya hindi natin pwedeng i-deal din same with true brethren. Iba ang dealing sa kanila. Now, ikalawa na makikita natin dito, concerning the disciples love one another and join as an evidence of their love to Christ. Ito po'y ebidensya, ito'y pruheba. Na kung talagang tayo, mga kapatid, ay inibig ni Christ, naroon din po yung pagmamalasakit natin sa mga kapatiran. Na po, sa mga tunay na mga kapatid. And in fact, mga kapatid, tayo ay magiging grateful na po to love believers in return to the love of God bilang pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And now this love, as I said, sabi po, is the fruit that God is looking for. And Jesus said, apart from me, you can do nothing. So dito, mga kapatid, ito'y proheba. This love, mga kapatid, begins to flow forth from my life to others. Na po, because the Lord Jesus Christ who first loved us, siya yung unang umibig sa atin sa pamamagitan syempre ng kalooban ng Ama. So yung pag-ibig sa atin, mga kapatid, ni Kristo ay siyang nagdadirect sa atin upang matuto tayong magmahal ng tama. Ikalawa, mga kapatid, o ikatlo na, no po, it was the very purpose of the love of Jesus that He might form community all whose members, na po, sila po mga yung mga redeem into His love, na po, might love one another. Ito po yung forming a community. Na po, forming a community. Ibig sabihin the church. Alam niyo po kung sino man ang mga tao na tunay na niligtas ng Panginoon. Kaya niya gustong mapapunta, mapabilang sa iglesia. Alam niyo kung bakit? Yung kasi yung community ng believers, yung kasi yung family ng believers. At alam niyang doon niya ma-express yung kanyang love.
At nandun din yung true love na mula sa Panginoon. No po, yan po yung community of believers. No, hindi ka lang nandun dahil meron kang benefit na makukuha. Nandun ka dahil iniligtas ka na ng Panginoon. Yun po yung dapat na meron sa iyo eh. Kung wala ka nun, gusto mo lang kapag panahon ng ano ay may gathering. Pero hindi po, dapat bilang mananampalataya, nandoon po yung sense of sacrifice palagi. Na po, una sa Panginoon, ikalawa for the sake of brethren. And fourthly, mga kapatid, yung importance ito in itself of this mutual love, makikita natin dito na all our wise Lord would not have spoken thus emphatically strife. Makikita natin dito na ito ay sinabi po ni Apostle Paul, this love is fulfilling the law. Ibig sabihin, ito po yung pinaka-conclusion. Kaya po yung love dito na pinakikita, na inuutos sa atin, po ay napakahalaga kasi this love, sabi po ni Apostle Paul, is fulfilling the law. Yan po yung makikita natin. So, yan yung dapat nating makita. Ito po ay bilang pagtugon sa ating mga kautusan ng ating Panginoon. And it will remain alive and growing. Ang sabi po ni Ignatius dito, isa sa mga church fathers, the fire of charity is never extinguished, but will always be rekindled by the wood of the cross. Napakaganda, di ba? The fire of charity, yung love, is never extinguished. Hindi siya mamamatay. Bakit daw? Dahil meron pong gatong na kahoy, yung cross. Okay po? But will always be rekindled by the wood of the cross. Here's the challenge, mga kapatid. Yung tunay na love among believers, nandun din po yung pagmamahal sa mga unbelievers. Nakita nyo kung paanong level. Pero yung tunay na love, it will grow continually. Na po, ito po ay magsasanctify sa atin. Na po, ito po ay magpapabanal sa atin. Yan yung tunay na love. Yung love na kung saan tayo ay unang minahal ng Panginoon. Patuloy na tayo nitong patatatagin, lilinisin, patuloy tayo nitong babaguhin, at patuloy tayong aakayin nito sa pagtugon sa kalooban ng Diyos. So yan, ganyan po kahalaga yung love na yan na nakita natin. No, itutuloy natin ang series pa rin na ito. Manalangin na po tayo. Muli, aming Ama na mahabagin at punong-puno ng pag-ibig, salamat sa inyong kabanalan. Bagamat kami mga makasalanan, pinili niyo pa rin kami makalapit sa inyo, makadulog sa inyo, at makapanumbalik sa inyo. At dahil sa inyo, Panginoon, tinuruan niyo kaming umibig, magmahal, na naroon yung purity, walang malis. At bagamat minsan pumapasok sa isip namin yung mga karumihan, pero agad ito nasusuri ng inyong mga salita at ito po ay agad na i-eject upang hindi po sila manatili. Panginoon, panatilihin niyo pong malinis ang aming puso't isipan sa pag-ibig namin sa mga kapatiran at kung paano namin sila pakitunguhan. Tulungan niyo kami na maging mayaman, maging masagana sa pagpapahayag ng pag-ibig sa mga kapatiran namin. At kahit po sa mga non-believers, dalangin namin kung paano namin sila i-deal. Deal namin sila with wisdom at yung love na hindi po based on our own emotions but based on truth. Salamat po ng marami sa oras na ito. Purihin ang iyong pangalan, O Diyos. Kay Kristo Jesus. Amen.